Kano sa man nato ibaligi ato mga investment. Number one is that kung nalipay na kasi mong ginansya. So kitahin ni palit ka sa stock market tapos nakita ni mo imuhang valuation sa imuhang portfolio na nasakan na siya. If you are happy with your profits, tapos gusto na din mo siya i-cash in because for whatever reason, pwede po din mo siya ibaligya. Personally, dili na anak kong style because ako ang mindset mong good pag-abot sa investing in the stock market, dividend stocks, or REITs is that it's really for the long term. When I say long term, at least 10 years. That's my style. But kung ikaw, kung ganahanin mo siya ibaligya, it's your money, pwede mangyapon. Second situation is that kung wala na dyan kay lain na source of funds na kinahanglan dyan nimo for your emergency situations. So, di ba, akong ina-mention sa inyo is that as much as possible, na-adjo kay 3 to 6 to even 12 months worth of your expenses as an emergency fund. Para in kaso lang na may tabo sa tuwa ng mga emergencies, na atay liquid cash na pwede na ito gamiton. However, what if maabot ang panahon na naka-emergency fund pero nahurot dyan siya because grabe dyan ang sakit at kailangan ninyo kwarta. So, katong mga gipang invest nimo, regardless if it's going to be a profit or loss na siya, whatever ang valuation na ito, pwede nimo siya i-convert into cash para magamit mo for emergency situations. In fact, mauna siya ang inaitabo sa kasagaran sa mga tao na nipalit sa mga properties, nipalit sa mga jewelries, kaya para maabot ang panahon na kinahanglan na dyan kayo nilang kwarta and wala na dyan sila other resources, they sell their assets. So those are the situations na pwede nimo ibaligya na ang imuhang investment. Pero ikaw, basig na kailain ng mga recommendations, share your answers in the comment section.